Okay, good day mga master. Wait lang ah. Okay, meron part 2 yung ating lesson, discussion, nung last meeting, previous. So, it is the compressibility of soil. So, part pa rin siya ng soil mechanics actually. Pero, dinidiscuss na siya sa foundation and retaining wall design. Okay? So, wait lang. Hindi naka-share screen ba ako? Login lang pala yun. Okay? So, part pa rin siya ng foundation and retaining wall design. Okay? So, meron tayong objectives, learning objectives sa discussion for today. So, lima silang learning outcomes. So, yung una is to explain the difference between the U sub C, big U sub C, tsaka yung average U. Yung U na to, ito yung mga degree of consolidation. Okay? We have to compute U sub C. U sub C and U average for a given soil and load using Terzaghi's 1D consolidation theory. Okay? One dimension consolidation theory. Ibig sabihin, isa yung nag-flow lang siya sa isang direction. Yung ating, yung pag-flow ng groundwater sa ating lupa. Okay? Iba kasi yung one-dimensional, iba yung two-dimensional na consolidation theory. Medyo ano na siya, complicated na. Yung ibang school siguro hindi na dinidiscuss itong topic na to. Pero mahalaga siya sa ano sa field natin as a major in structural engineering. Okay? Obtain C sub V. Ayan, from a time rate consolidation curve using the square root of time method and the logarithm of time method. So, dalawa yung method sa pagkuha ng C sub V. Yung una, square root of time method. Yung pangalawa naman, logarithm of time method. Pero si Gilasan niya, yung sabok niya, formula lang yung nakalagay doon. So, siguro ganun na lang din yung gagawin natin para hindi masyadong complicated yung approach. Okay. Describe two ways through which engineers accelerate primary consolidation settlements in practice. Yung the last one is to compute the settlement for a particular soil sublayer under a foundation. Okay, under a nung so, yung discussion natin ngayon, kapag subjected na yung natin sa footing loads, ano yung mangyayari? So, try natin. Introduction. So, ito yung introduction ng time rate of consolidation or the one-dimensional consolidation theory ni Carl Terzaghi. Siya yung father of soil mechanics. Okay? When dealing with consolidation settlement, we are not only concerned with the magnitude of the settlement. Hindi lang daw tayo nakafocus kung gano'n siya kalalim magbababa. But also, how long that settlement will take to occur. So, gano'ng katagal magsisettle? Kunwari, yung primary consolidation settlement, gano'n siya katagal mag-take place? Or hanggang gano'n siya katagal matatapos? Yung secondary, gano'ng katagal matatapos? Yung immediate, alam na natin yon. Once na in-apply kasi natin yung load, automatic magsisettle na kagad. Okay? Yun yung tinatawag natin immediate settlement. Or yung kagad siya magsisettle. Or immediately magsisettle yung ating lupa. Okay? So si Carter Saghi, noong year 1925, he proposed the first theory to consider the rate of one-dimensional consolidation. So, bagong approach, 1925 lang.
noong mga 1700s, hindi pa ito na-invento. Yung theory ni Carl Terzaghi. Okay? Siguro nabutan po ito ng mga lolo niyo, mga master, 1925. Ayan, the mathematical derivations are based on the following assumptions. Ayan, so yung unang assumption, the clay water system is homogeneous. Ano ibig sabihin ng homogeneous? Same property, yung lupa, or yung clay natin, yung clay layer. Same property lang siya. Ibig sabihin, yung coefficient of permeability with respect to x direction at y direction, same lang. Okay? Saturation is complete. Ibig sabihin, this is a 100 degree saturated. S is equal to 100%. Okay? Compressibility of water is negligible. Take note, iba yung degree of saturation, iba yung moisture content. Kapag 100% ang moisture content, hindi ibig sabihin nun 100% din yung degree saturation. Iba yun, mga master, ha? Meron kasi moisture content na greater than 100%. For example, mas marami yung content ng tubig divided by sa total volume. Ganun yung approach niya. Or kapag nag-equal kasi yung volume ng water sa volume of solids, nagiging equal yung, nagiging 100% yung moisture content. Iba yung degree of saturation, iba yung degree, iba yung moisture content. Ha? Yung compressibility of water is negligible. Ibig sabihin, hindi naman siya makakompress yung tubig. Compressibility of soil grains is negligible. Ibig sabihin ng soil grains yung mga butil, hindi sila magko-compress. Kung ano yung original shape ng butil ng lupa. Okay, soil grains. Yung microscopic soil grains, ha. Yun na yun. Intact na sila talaga. But soil grains are rearranged. Ibig sabihin ng rearrange, pwedeng lumipat ng pwesto yung grains. So, papunta doon. Ibig sabihin, hindi siya nag-stay sa isang lugar lang. Pwede siyang ma-rearrange. The flow of water is in one direction only. That is in the direction of compression. Okay? Kaya tinawag siyang one-dimensional consolidation theory. Nag-flow siya in one direction. So, yun ang concept ng permeability, di ba? Kapag ano, flow nets, two-dimensional flow na yung nangyayari doon. Okay? Darcy's law is valid. Alam na natin itong Darcy's law from hydraulics. Darcy's law. Dito rin kasi nanggaling yung concept ng permeability sa Darcy's law. Okay? So ano to? Bakit may ganyan? Ito yung kasi concept. Nag-consider siya ng isang maliit na element ng soil. Yung concept niya, water going out. Okay? Water going out divided by the total time minus water coming in divided by the total time is equal to the change in volume with respect to time. Okay? Ganun yung concept natin, mga master. Water coming in. Ito kasing V sub Z na to, ito yung velocity. And dx and dy, ito yung cross-sectional area. Ang concept kasi niyan, mga master, Q is equal to A times V. Okay? Diba, yung volume with respect to time, that is the discharge sa hydraulics natin. So, yung A, ito yon. Yung velocity naman, ito. Na-consider kasi ng sobrang liit na, maliit na maliit talagang element. Kaya naging d sub x tsaka d sub, dx tsaka dy. Okay? Ito naman, v sub z. Ito yung velocity with respect to z. Ang area yung kinonsider dito is yung dx and dy. Meron kasi tayong cube eh. Ito yung water na nag-flow out.
from that ano. Wait lang ah. Yun yung water na nag-flow out from that volume with respect to that area minus water coming in with respect to time. So ganun yung concept kasi niya. By substituting in Darcy's law, the resulting equation is simplified as ito. Ito na yung kakalabasan niya, mga master. Partial derivative of u with respect to time is equal to coefficient of consolidation multiply to second partial derivative of u with respect to direction z. Okay? So, hindi naman natin gagawin tong partial derivative. Don't worry. Hindi tayo magka-calculus. Pero yung concept niya, yung derivation ng formula, nagmula dito sa principle na to. Okay? Yung u natin, ibig sabihin, excess for pressure.
kalakuban.
Nawala pala mga master. Sorry mga master. Ano nangyari? Anong oras na wala? 2:41? Medyo may na kasi yung wifi mga master. Palensya na. So, na-discuss ko yung problem number 1. Sorry mga master, nawala. Kasi nakailaw yung camera, kala ko nandyan pa rin ako. Ayun. So, nasolve ko na yung problem number 1. Wait lang ha, share screen. Ulitin ko na lang yung problem number 1. Okay. So, in solution sa problem number 1, a soil profile is shown in figure below. How high the water will rise in the piezometer immediately after the application of load. So, nung in-apply natin yung load, yan din yung magiging value ng pore water pressure. So, ang ginawa natin, U sub O is equal to delta P sub O. That is equal to 96 kilopascal, yung given nga. Okay. So, using the concept of effective stress, pore pressure is equal to the unit weight of water times the height. So, nasolve si height, 96 divided by 9.81. Yung height is equal to pore water pressure divided by unit weight of water. Ganun lang. Galing sa formula na to. Okay? Next, solve for degree of consolidation. Tinatanong kasi dito yung value ng coefficient of consolidation C sub V after 104 days. Noong 104 days daw, ang magiging height niya daw is 4 meters. Ibig sabihin from 9.79 bababa yung level noong H na to sa piezometer. Magiging ano na lang siya, 104. Ay magiging 4 meters from 9.79 magiging 4 meters. Okay? Pinapasolve yung degree of consolidation from the formula. Yung formula natin kanina, ito. Yung degree of consolidation is equal to 1 minus U sub Z of R. Unit weight times, ay ano lang ito, unit weight times the height of piezometric level difference from the original groundwater. Kanina kasi yung nasa so, hinahanap yung pang 4 which is yung piezometric level. Paano nangyayon yun? Bakit mas lumiit? Eh, tumaas naman yung load. Ang nangyayon dyan, lumalabas yung tubig from HDR. From the clay layer, nag-dissipate yung tubig palabas, papunta dun sa sand. Since this is impermeable rock to eh, kaya hindi naman lulusot dyan yung tubig. So, mangyayari from 9.79, tataas yung tubig, aalis dun sa clay, kasi nga merong load applied. Bababa itong height nung tubig dyan sa piezometer. Magiging 4 meters na lang. After nung load application, naging 4 meters na lang yung height dun sa piezometer. Kasi nga, nagkaroon ng expulsion of water papunta dun sa sand layer. So, hinahanap ngayon yung degree of consolidation. Ang nakuha natin is 59.14%. So, this is less than 60%. So, applicable ang formula na ito, pi over 4, 2% over 100 squared. So, yun ang ginamit ko kanina.
Ayan. Y over 4 multiplied to u percent over 100 squared is equal to 0.2747. Yun ang solve ko sa calculator kanina, no? Paano ko nakuha yan? Y over 4. 59.14 over 100 squared 2747 yung value ng T sub V natin. T sub V is equal to CV multiplied to time over HDR squared. Ang gusto nating unit is naka-ano siya in square centimeter per second. CM squared per sec. In CM squared per sec, yung value ng CV natin, ha? O, yung 104 days na to, ginawa natin siyang second. Okay? Second na. Kinonvert natin yung 104 days into second. After that, HDR natin is 3 meters kasi isa lang ilabasan ng tubig. Pupunta lang sa sand. Hindi naman siya makakalusot dito sa rock. Kasi nga, impermeable tong layer natin sa rock. So, ang mangyayari, isa lang yung HDR natin, that is 300 centimeters, yung 3 meters, no? So, upon solving the HDR, masolve natin yung CV. From this formula, take note, this is an empirical formula. We cannot derive the formula unless we conduct an experiment, laboratory experiment. So, galing to sa consolidation test, yung formula na to. Kay Terzaghi's principle yan. Consolidation theory. Okay? Masab na yung CV. So, problem number 2 na tayo ngayon. So, try natin yung problem number 2. Number 2. Okay? Problem number 2. Ang problem number 2 natin is ito. Sige natin. Ayan, the time required. Ayan, given yan na yung tatlong tanong yan sa problem number 2. End screen natin, no? Tanggalin na natin to. So, ito yung problem number 2 natin. Okay. Sa problem number 2, ang sabi dito. Check ko lang. Problem number 2. The time required for a 50% consolidation ng 25 millimeter thick layer. Sobrang liit, no? Ibig sabihin, tinesta sa laboratory. Drain at both top and bottom in the laboratory is 2 minutes and 20 seconds. Na-reach niya yung 50% consolidation. Gano'n daw katagal? Will it take for a 3 meters thickness of the clay layer of the same clay in the field under the same pressure increment to reach 50% consolidation? Okay? 50% consolidation. In field, there is a rock layer at the bottom of the clay. Kanina, drain at both top and bottom yung nasa laboratory. Pero dito sa site, sa field, isa lang yung labasan. So, lagay muna natin dito solution. Solution for letter A. Lagay natin. Letter A. Kinukulit na ako ng mga third year. Sige natin. 25 millimeters thick layer, no? So, meron tayong ano, di ba?
formula. Yung value ng, tama ba? Tignan muna natin yung formula kanina. Formula kanina dun sa field relation na. Ayan. CV. Pwede natin kasing i-relate to eh. So, nakuha itong formula na to, yung T field over T lab is equal to HDR field over HDR lab, no? Galing sa formula na, ano, yung kanina nating formula. Di ba yung formula natin sa TV is equal to CV. Ayun ang formula natin eh. Yung time sa lab divided by sa HDR ng lab squared. Ayan ang formula natin kanina. Okay? Ngayon, equal daw yan sa CV ng field. Same naman yung clay material na ginamit. Sample lang naman yung tinest natin sa lab. So, i-approximate daw natin yung value ng ano, yung time. Para ma-reach niya daw yung 50% consolidation. Okay, time sa field, yun ang hinahanap, divided by HDR sa field, naka-square. Okay? Mga master. So, sabi dito is ano, yung time para sa laboratory, para ma-reach yung 50% consolidation is equal to, ayun, 2 minutes and 20 seconds. Sa lab to ah, HDR naman ng lab is equal to, ayun, 25 millimeters. Kaso, drain at both top and bottom. So, kung ito ang sample ng clay layer, drain at top and bottom. Clay sample lang to ha. Merong porous stone sa taas at sa baba. Din-drain daw siya sa laboratory. Mga master, meron tayong porous stone sa taas at sa baba. Okay? So, ang paglabas ng tubig dyan, taas at baba. Okay? Taas at baba yung paglabas. Kung 25 millimeters yung height ng sample, ang magiging ano nito, 25 divided by 2. Kasi galing pag-flow eh, sa gitna, palabas. So, divided by 2 yung 25 millimeters. 12.5 na lang yung sa lab. Okay? 12.5 millimeter. So, ganun yung concept niya ng pag-solve ng HDR natin. Yung CV dito, same lang yung magiging value. So, pwede na natin itong i-cancel. So, ayun, na-derive na natin to formula. So, ayun nga. HDR natin sa field. HDR sa field is equal to ano, 3 meters. Okay? Itong 2 minutes and 20 seconds, gawin na lang natin siyang second. Okay? Gawin natin siyang second, no? So, that is 2 times 60 plus 20, that is 140 seconds. Diba? Okay.
So, meron na tayong time sa lab. So, solve na natin yung letter A. For letter A, kunin muna natin yung time sa lab in terms of days. Kasi in terms of days, kukunin yung time sa field eh. So, time sa lab. Okay, it is equal to 140 second. Multiply to 1 minute is equal to 60 second. Okay? 1 hour is equal to 60 minutes. 1 day is equal to 24 hours. 1 day, 24 hours. Tama? Pwede na natin i-cancel. Okay. So, gawin na natin in days yung time ng laboratory. Gano'n kaya katagal yon in terms of days? 140 divided by 60 times 60. Okay? Times 24. The value is 1.62037 times 10 to the negative 3. Okay. Times 10 to the negative 3 days. So, ang gagawin ko is store ko muna to sa variable A sa calculator natin. Shift RCL A. Okay. Ibig sabihin, ang value na to na-save na sa A. Okay. Yung time lab, no? So, pa-convert natin ng HDR ngayon ng lab at 12.5. It is equal to 0.0125 meters. Okay? So, gagamitin na natin yung formula sa taas. Itong formula na to. Okay? Yung time ng lab, lagay natin, 1.62037 times 10 to the negative 3 over yung HDR ng lab, 0.0125 squared is equal to time sa field. Yan ang sinasolve natin. HDR sa field, 3 meters. 3 squared. Okay. Makukuha na natin yung time sa field. Mga master, the value will be yung answer times 3 squared over 0.0125 squared. The value is 93.33 days. Ganun lang. Ratio and proportion lang yan, di ba? Ayun. So, ganun yung concept dun sa letter A natin. Letter B. Anong tanong sa letter B? Sa letter B, sabi, how long in days will it take in the field for 30% primary consolidation to occur? Okay. 30%, no? So, ituturo ko yung formula para hindi na tayo mag-memorize ng formula. Yung concept para din na tayo mag-memorize ang formula. Sa letter B, ang sabi dito, CV, di ba ito yung general formula ginagamit natin? Field divided by HDR squared. Yan yung value ng TV natin. Time factor, T sub B. That is directly proportional daw sa U squared. Directly proportional sa U squared. Okay? Yun ang concept. Yung time factor V is directly proportional sa square of the degree of consolidation. Okay? So, ibig sabihin, yung time, directly proportional din siya sa
square of ito, square of degree of consolidation. Meron tayong time 1 over time 2 is equal to u sub 1 squared over u sub 2 squared. Yung na-solve natin kanina na 933.33 days. Okay. Divide natin ng time 2. Is equal to ano? Diba, nung na-reach natin ng 93.33, that is 50% consolidation based sa problem number 1. That is 50% consolidation. Okay. 50% consolidation square natin divided by 30 squared. Bakit 30? Diba tinatanong kung anong time para ma-reach yung 30%? How long in days? Ayun. So, ayan lang. Since they are directly proportional, pwede natin silang i-relate into this relation. Okay? Yung value ng time 2 is equal to cross-multiply ka lang. 30 times answer squared. Hindi. Answer times 30 squared divided by 50 squared. Okay? The value is 33.6 days. Okay? Ayan. So, yun ang value ng time 2 natin. Letter C. Letter C na tayo. So, for letter C, ang tinatanong, from the application of given pressure, di ba binigyan natin ng pressure yung ating soil layer, the anticipated primary consolidation settlement, yung na-compute nila is 0.064 millimeters. What is the average degree of consolidation for the clay layer when the settlement is 0.02? Ratio lang yan, di ba? Kagaya ng formula na nakita natin kanina. Ito. The average degree of consolidation for the entire depth of layer at any time is ST over S max lang times 100%. So that is U sub C is equal to ST S sub T over S max. Okay. That is the average degree of consolidation. That is 0.02 over 0.064. Pre. Ganun lang yun, di ba? It is equal to 0.02 over 0.064 times 100%. It is equal to 0.02 over 0.064 times 100. The value is 31.25%. Ganun lang. By formula lang siya and by concept. Okay? Basic lang, di ba? So, next problem tayo. Problem number 3. Mag-alas 4 pa lang. Okay, problem number 3. Yung problem number 4 yung pinakamatagal dito kasi isasolve natin isa-isa yung settlement sa foundation. Problem number 3, okay. Paano ang gagawin sa problem number 3? Dash 3. Okay. Problem number 3. Sa problem number 3, ito yung tanong natin.
Ganyan lang. Determine the hydraulic conductivity. Yung coefficient of permeability. Given yung mga values na to. A laboratory consolidation test on a soil specimen is drained at both sides. Determine the following based on these results. Thickness ng clay specimen 25 mm, pressure 1, void ratio, pressure 2, void ratio. Tingnan natin. Based lang ito sa empirical formulas na present sa ating equations. As a study natin sa foundation and retaining wall design. Okay? Tignan natin. Mga master, no? Number 3. Okay. Kailangan natin dito ang isolve yung CV. Okay? Tsaka yung MV. So, ang formula natin dito, mga master, solution, no? Solution. Ang general formula natin para dito sa C sub V is ito, C sub V is equal to K. Yan yung hinahanap, yung K. Divided by unit weight of water times the coefficient of volume compressibility, M sub B. Okay? Ibig sabihin, masolve natin yung K kapag nakuha natin yung MV tsaka CV. CV, unit weight of water times MV. Okay? Okay lang ba tayo dyan? Okay. So, si MV, meron siyang formula, mga master. MV is equal to, muna yung solve natin, no? Okay. MV is equal to A sub V divided by 1 plus average of, okay? Average of void ratio. Yung AV natin, kailan niya is, ayan, AV is equal to delta E or change in void ratio divided by the change in pressure, delta P. Okay? So, masolve na natin to. Ito, 2. Yung delta E natin, 0.92 minus 0.78. Okay? Divided by the difference in pressure, which is 120 minus 50. Di ba ganun lang? The value will be 0.92 minus 0.78. Divided by 120 minus 50. 0.002. Kung gusto mo makasagurado, ship eng. Tama ba? Tama. 0.002. Basta hanggang maging times 10 to the 0 siya. Yun yung tamang decimal. 0.002. Okay? After that, isolve natin si average void ratio. I-average lang natin ng dalawang void ratio eh. Diba? It is simply yung Eav, that is the average of the two void ratios. The initial and final void ratio. Pag-plus mo lang yung dalawa, divided by 2. 0.92 plus 0.78 divided by 2. 0.85, di ba? Basic lang.
Tapos pwede na nating ilagay dito yung variable na yan. MV is equal to 0.02 divided by 1 plus 0.85. The value is 0.002 over 1.85. Ayun. Shift N lang tayo. Shift N pa ulit. Yun. 0.00108. 0.00108. Yan ang value ng MV natin. Meron na tayo ng MV. Ang units niya, that is M squared per kilonewton. Okay? Para naging ganyan, itali lang natin yung mga values. Diba? Unitless ito. Ito naman, nakakilopascal. Ang unit niya, per kilopascal. 0.002 per kilopascal. Okay, ito, wala rin namang unit yung void ratio average. Kilopascal over 1 plus 0.85. Ayun. So, parang ang nangyari is kabaligtaran ng kilopascal or kilonewton per square meter. Okay? Per kilopascal kasi siya eh. 0.002 per kilopascal. Ibig sabihin, 1 over kilopascal is equal to 1 over kilonewton per square meter. That is equal to square meter per kilonewton. So, ayan yung nagtali na natin na units. Diba? Basic lang. Yung unit is square meter per kilonewton para sa MV. Next, yung value naman ng ating C sub V. Yung isa-solve natin. C sub V. Yung formula natin kanina na TV, di ba? TV is equal to C sub V times the time over HD sub R squared. Dito lang naman umiikot yung formulas natin sa consolidation time rates. Okay. Ang sabi dito, kulang pala ako ng given. The time for 50% consolidation to attain is 2.5 minutes. Lagyan natin ha. Tulad na lang natin. The time may natin color white. Ito, color white. Medyo extend natin ng konti. The time for consolidation, the time to reach 50% consolidation is 2.5 minutes. Yan. Okay? Okay tayo dyan, ha? The time to reach 50% consolidation is 2.5 minutes. Okay? So, meron tayong ano, U na 50%. U is equal to 50% consolidation. Para din na tayo mahirapan mag-compute, tingin na lang tayo sa tables. Yung time para sa 50% consolidation. Nandito ba? Check ko lang kung, ay, hindi pala to. Sorry. Ay, sa crowns pala yon. So, ito yung table na gagamitin natin.
Okay? For U is equal to 50%, mga master, lagay ko na dito ha, para makita natin. Yung 50% para makuha natin yung value ng time factor natin. Sa 50% consolidation, that is 0.97. Okay? Titingin lang tayo dito sa table. Para alam nyo gamitin ng table tsaka yung formula. Okay? 0.197. Ibig sabihin, mga master, ang value ng TV natin based sa table is sa V is equal to 0.197. Okay? Isug ko lang to ah. Para pwede pa tayo magsulat ng solutions. Yan. Okay. Upon solving TV, ma-solve natin si CV kasi meron tayong time na 2.5 minutes. HDR natin ay drain at both sides, 25 millimeter. Ibig sabihin, ang HDR natin, HD sub R is 25 millimeters divided by 2. Kasi nga dalawang drain. That is 12.5 millimeters. Yung time is 2.5 minutes. Okay? So, para magtali ang mga unit. Okay. Gawin na lang nating ano, meter square per minute. Para di na lang tayo malito. Okay? So, ang value ng ano natin, no? The value of yung TV natin is 0.97 is equal to CV. Yung time natin is 2.5 minutes pa rin. Okay, yung HDR 0.0125 squared. Okay? So, si CV, ma-solve na natin. Tama? CV is equal to 0.197 times 0.0125 squared over 2.5. Okay? That is 1.23 times 10 to the negative 5. 1.231 times 10 to the negative 5. Ang units natin ay square meter per minute. Okay? Square meter per minute. Para makuha yung coefficient of permeability, no, or hydraulic conductivity K, using this formula kanina, K is equal to CV, 1.231 times 10 to the negative 5. Ginawa kong naka-meter squared per minute kasi para magtali yung unit natin dun sa kanina natin na-solve. Naka-square meter per kilonewton siya. Okay? Multiply sa unit weight of two, water, 9.81 kilonewton per cubic meter. Ito naman, yung value ng ating MV, that is 0.00108. 0.00108. The value is answer times 9.81 times 0.00108. Okay? That is 1.3045. K is equal to 1.3045 times 10 to the negative 7
meter per minute. Kung gusto natin naka centimeter per second, pwede rin naman. Convert natin to centimeter per second. 1 meter is 100 centimeter. Okay, 1 minute. 60 second. Cancel meter. Minutes, cancel. Okay, ang matitira is centimeter per second. So, ang k natin is answer times 100 divided by 60. The value is 2.174 times 10 to the negative 7 centimeter per second. So, ganyan kabagal ang pag-flow ng tubig sa ating layer. Wala pang 1 centimeter kada second yung pag-move niya. Okay? So, ganun lang, mga master. Pwede natin i-relate sa topic natin ngayon, yung permeability na topic ng soil 1 natin. Okay? Mahalaga rin ito sa pag-design ng foundations. Kaya dinidiscuss pa rin. Kasi sa settlement analysis, mahalaga itong factor na to. Okay? Next. Last number, number 4. Dapat ito lang yung topic natin talaga. Kaso, kailangan i-discuss itong part na to. Okay? Tignan natin ang problem number 4. Yung last problem natin. Saan lang itong problem? Okay? So, dito na papatak yung topic natin. Yung diniscuss ko nung nakaraan, yung elastic settlement. Kasi hindi ko na-discuss yung elastic settlement nung nakaraan eh. Kaya try kong i-discuss ngayon. Okay? Print screen ko lang. Wala bang question dito, mga master? Alam niyang gamitin yung tables ah. Formulas lang naman yan. Don't worry. Basta alam niyo yung formula. Problems natin. Okay? Regarding this topic. Try ko na. Last problem. Ito na yung pinakamahabang problem sa consolidation. Number 4. Okay. For problem number 4, ito yung problem. Kasi napansin natin, medyo may kaliitan yung figure. Kaya gagamitin ko, lalakyan ko yung figure natin. Okay. Ayan. So, ito na yung figure. Tatakpan natin yung isang figure, no? Ayan. Okay? Okay. So, ito yung figure natin, no? Sabi, a rigid 3 meter square footing is constructed over a loose sand layer. So, dito sa sand layer na to na-construct yung footing. Binaon siya ng 1.20 meters. Okay. It carries a total of 710 kilonewton. So, ang tinatanong, compute the elastic settlement or the immediate settlement of the footing if the Poisson ratio is 0.32 modulus of elasticity is 60,000 kilopascal. Tapos, influence factor niya is 0.88. Ito yung pinakasikat na formula na ma-encounter natin sa settlement. Okay?
Try natin i-solve yung letter A. Mga master, no? Letter A. So for letter A, yung immediate settlement, meron siyang variable na S sub I. Ang formula niya ay QB multiplied to 1 minus U squared, okay, I sub P. Okay, divided by the modulus of elasticity, E sub S. Okay, yan ang formula niya, mga master. Yung Q, that is the stress sa under the footing and under the soil, above the soil. So that is just the load divided by the area. Okay? 710 kilonewton yung load, as you can see here. Tapos yung footing daw is square footing, 3 by 3. Okay? 3 meter by 3 meters. 3 by 3, that is equal to 710 divided by 9. 78.89 kilopascal. Okay? Ano pa? Solve natin ng immediate settlement. Yung B, that is the width of the footing. Ito yung B, no? Tapos, IP, binigay na kagad, 0.88. Pero meron tayo dong, ano eh, factor dun sa number 1. Wait lang, ha? Tignan natin, ha? Yung previous topic natin, meron nakalagay dun eh. Ganito. Okay? Dun sa part ng immediate settlement. Kasi una kong nilagay yun, kasi yun yung unang-unang mangyayari sa lupa. Immediate settlement kaagad. Okay? Yung importance factor, meron siya kaagad. Meron siyang formula na mahaba. Di ba yung na-discuss ko na nakaraan? Ito yung formula niya. Kukuha mo tayo yung value ng M dito kapag circle kasi yung footing natin, nala siyang value sa M kagad IF yung makukuha mo. Okay, so meron dito ang sinasabi, flexible and rigid footing. Siguro rigid footing yun, 0.88 yung nakuha. Okay, yung M natin, that's the length of foundation divided by the width of foundation. So, tama nga, di ba kapag square, ito yung makakuha mong value. Kapag 3 divided by 3, that is 1, makakuha mong value is 0.88. Kaso kapag bilog siya, automatic 0.79 yung value ng IF natin. So, in case na hindi given si IF, at meron tayong value ng M, dito na lang tayo titingin, table. Okay? Pero sa problem, given na siya kagad na 0.88 IF or IP. Same lang yon mga master. Okay? Yung mu, that is the Poisson ratio ng lupa. Okay? So, it is equal to, okay, yung SI natin, S sub I is equal to 78.89. Tapos yung B natin, 3 meters. 1 minus 0.32 squared. Yung Poisson ratio yung 0.32. Ito, given naman siya sa problem, 0.32. Okay? Next, IP. Yung IP natin or IF is 0.88. Okay?
Tapos divided by 16,000. Modulo sa plasticity. Tama ba? Modulo sa plasticity natin is 16,000 kilopascal. Modulo sa elasticity ng lupa yan. Okay? The value will be answer times 3 1 minus 0.32 squared times 0.88 divided by 16,000. The value is, ayun, 0.0116 meters. Pwede natin multiply ng 1,000 para maging millimeter. 11.68 meters. Okay? 0.0116 meters, or it is also equal to 11.68 millimeters. Okay? Once na in-apply natin yung load, yan kagad yung settlement na mararamdaman ng footing. Okay? Next. Wait lang mga master ha. Okay, continue tayo. Para dito sa letter B. Nasolve natin sa letter A. Ang letter B, compute the primary consolidation settlement of the clay layer 5 years after the completion of primary consolidation settlement. Time for completion of primary settlement is 2 years. Okay, and secondary compression index is 0.02. Tugan natin to ha. Letter B, primary consolidation settlement. Okay, letter B. Primary consolidation settlement. Primary consolidation settlement. Okay? Settlement. So, ayun nga, kailangan nating i-solve yung value ng ating delta P. Okay. Delta P, mga master, para ma-solve yung settlement. Okay? Primary consolidation settlement. So, sige, para di tayo malito, yung formula muna ng effective stress. Primary consolidation settlement, di ba yung formula natin for primary is equal to H over 1 plus E sub O. CC log. Okay, CC logarithm of delta P plus P sub O divided by P sub O. Yan ang basic kapag normally consolidated, di ba? Hindi naman sinabing normally consolidated. So, i-assume natin na normally consolidated siya. Kasi hindi naman given si pre-consolidation pressure na PC. Okay? Kapag ginipin, doon natin isasolve kung over-consolidated ba siya or primary or under-consolidated or normally consolidated. Okay? So, basic settlement formula lang tayo. Okay? So, PO, that is the effective stress at the mid-height of the clay layer. So, pero, saan tayo mag-uumpisa na pagkuha ng effective stress? Dito ba sa base ng footing o dun sa taas? Mga master. Ang mangyayari, sa taas, dito tayo mag-i-start. Bakit dyan tayo mag-i-start? Kasi dyan mag-uumpisa yung pagkuha ng bigat ng lupa. Ibig sabihin kasi ng effective stress yung mismong weight na
weight ng overburden dito sa mid-height ng clay layer. Overburden, ibig sabihin, yun yung geostatic stress na induced sa ating clay layer. So, kailangan nating isolve sa gitna ng clay layer. Dito, no? Kunin natin yung P sub O dyan sa gitna ng clay layer natin. Okay? So, 5.2. Dry naman siya, 16 kilonewton per cubic. So, that is 5.2 times 16. Unit weight times height lang yan, di ba? 16 plus. So, take note kapag may water table, babawasan lang natin unit weight of water, itong saturated. Okay? So, that is 2 times 18 minus 9.81. 2 times 18, kaso may tubig, saturated siya eh. Bawasan natin ng 9.81. Okay? After that, plus yung clay layer natin, yung kalahati niya is 2 meters lang. Kaya 2 meters ang gagamitin natin for clay layer. Kasi kalahati ng 4 meters is 2 meters. Okay? 2 meters times 20. Since saturated ang clay natin, babawasan natin ng unit weight of water. Okay? 2 times 20 minus unit weight na 9.81. Okay? So, ang kanyang effective stress, makakompute na natin. That's equivalent to 5.2, 16, 2, 18 minus 9.81, plus 2, 20 minus 9.81. Okay? Okay lang tayo dyan, mga master, ha? The value is 119.96 kilopascal. 119.96 kilopascal. Yan yung value ng overburden pressure at the mid-height of the clay layer. Kaso, ito pa lang yun, yung P sub O. Meron tayo ng clay. Meron din tayo ng E sub O ng clay. Okay. Meron tayong height, meron tayong E sub O. Kaso, wala tayong ano, mga master, yung delta P. Para natin kakopitin si delta P. Take note, this is LL, not GS. So, this is a typographical error ni Besabilia. Kasi wala namang specific gravity of soil solids na 45. Usually, nag-range lang siya from between 2.5 to 3. Okay, that is liquid limit LL. Okay? LL yan, ha? LL is 45. Okay. Ayan, pwede na siguro yan, ha? LL is 45. Okay? Liquid limit is 45%. Okay? So, after solving the P sub O, wala pa tayong delta P, mga master. So, yun ang sasolve natin. So, gagamit tayo ng approximation, yung 1:2 approximation. Tapos i-average natin using Simpson's rule. Okay? Yung Simpson's rule yun yung ginagamit for ano? For numerical solutions. Okay? Aside from integration. Di ba? Simpson's approximation. Tingnan natin, ha. Solve natin ng delta P. Okay, delta P. Para natin i-solve si delta P, mga master. Ang gagawin natin,
the load divided by the area. Kaso, para hindi tayo mag, ano, mag-ratio and proportion, pwede naman natin gawin is yung dadagdagan lang natin ng z from the point of ano, mga master. Ganito para di kayo malito. Isug ko lang to ah, para makita natin ng approximation na sinasabi nung book. Okay? Isug natin to sa center. Tanggal kasi, wait lang ah. Tugtog natin hanggang center. Okay. Tapos, gagawa tayo ng line from the base of the footing. Okay? So, ganito yung mangyayari dyan. From the base of that footing, gagawa tayo ng line pag ganyan. That is, ano no? 1:2 approximation. Okay. So hanggang sa ano yan, sa bottom ng clay layer natin. So same will apply dun sa kabila. Tanggalin muna natin itong nakalagay dito. Okay. I-spread out lang natin ng ganyan. Tapos, gagawin natin, i-coconnect lang natin. Ayan. Saka itong sa base, connect lang natin ganyan. Okay. Tama lang ba? Pwede na yan. Kahit hindi straight. Ayan. Tapos, kukunin natin yung area nitong delta P top. Ang tawag sa kanya, delta P top. So, yung load na 100 ay 710 kilonewton, i-divide natin sa area nung dito sa taas ng clay layer, kung ano yung maging area dyan. Tapos, delta P mid dito sa gitna. Tapos, delta P bottom dito sa ilalim. Okay? Delta P mid. Ito naman yung delta P bottom. Okay? Gagamit tayo dito ng Simpson's approximation. So, ang value ng delta P, mga master, is equal to P. So, ito yung derived formula niya. B plus Z multiplied to L plus Z. Yung value ng B tsaka L, since parehas naman tayo ng 3 by 3, 3 meters tsaka 3 meters to. Okay? Mga master, pag sinabi niya 3 by 4 is where, 3 by 4 footing, dun magbabago yung B and L natin, ha? Baka mamaya ang gawin nyo, same lang yung value, mali na yun. Kunwari, 3 by 6 o kaya 3 by 5. Magiging mali na yung gagawin natin doon. Okay? So, delta P top, that is just force divided by area lang, no? So, na-derive to using the 1:2 approximation. So actually ano to eh parang prism siya. Trapezoidal prism. So 1:2 siya, okay? 1 dito, 2 dito. Okay? So papunta dun sa top 6 meters. Dito naman magiging ano na lang siya, 3 meters. So, bali, 3, magiging 3 by 3 siya. Yung area sa
delta p top. Pero para maging simplified yung solution natin, 710 divided by 3 plus 6. Saan nakuha yung 6? Mag-start ka dito sa base ng footing, papunta dun sa top ng clay layer. 6 meters yan. Okay? Makakuha na natin yung stress sa delta P top. 710 divided by 9 squared. That is 8.765 kilopascal. Tama? Okay. Next is yung sa middle naman. Start muna natin to sa A para dire-diretso yung solving natin. Delta P sa middle. Okay, using approximation pa rin ng 2 is to 1 to. By this time, pupunta na tayo dun sa middle. Di ba 4 meters itong clay natin. Yung 6 meters na depth, madagdagan lang siya ng 2 meters. Bali, yung Z natin magiging 8 na. Okay? From this point hanggang doon sa base ng footing, 8 meters. So, 8 meters ang ilalagay natin sa Z. Okay? Andiyan pa ba tayo? Okay. 8 meters. 3 yung lapad ng footing plus 8. Okay? 3 plus 8. It is equal to 710 over 11 squared. 5.868 kilopascal. Okay. Store natin sa B. Okay. And the last one is sa pinaka-bottom. Napansin nyo, mataas ang stress po ba ng pababa habang lumalayo dun sa base ng footing? Ayan kasi yung ginagawa nila. So, linear yung pagbabago. That is not right. Gusto ko sana ituro yung complicated solving ni Busenay, tsaka ni Westergaard. Kaso, hindi naman tayo major in geotechnical. Okay. So, yun na lang ang gagawin natin. 710 divided by yung sa bottom, madadagdagan pa ulit ng 2 meters, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 meters na papunta doon sa pinaka-bottom. Okay, 10 meters. So, bali 3 plus 10. 3 plus 10. 3 plus 10. Okay? I hope nakakasunod tayo. The value will be 710 divided by 13 squared. 4.201 kilopascal. Okay? So, using Simpson's approximation, Simpson's approximation. Okay. Using Simpson's approximation, ang value ng ating delta P sub O. Delta PO, that is 1.6 delta P top plus 4 delta P middle plus delta P bottom. Okay? So, lagi na natin yung mga values. Supply na natin. 8.765 plus 4 times 5.868
plus 4.201. Tama, no? 4.201. Na-store naman natin sa C, no? Answer, ship store C. Okay. So that is equal to alpha A plus 4B plus C over 6. The value is 6.0729 kilopascal. So yan ang value ng delta PO. Na subjected by the foundation pressure at the mid-height of the clay layer. Pero hindi ganyan talaga yung tamang pag-compute. Approximation lang kasi siya eh. Mas maganda yung gumagamit tayo ng integral calculus upon solving the stresses under the area load. Yun yung mas gusto kong approach. Okay? So, pwede na natin compute-in si settlement. Kaso wala pa tayong CC. So, CC, as default, gagamitin natin yung kay Terzaghi. 0.009 LL minus 10. 0.0045. Eh, tama ba? 45 yung given. Tama, 45 yung liquid limit. Minus 10. Okay. The value is 0.00945 minus 10. The value is 0.315. Okay? 0.315 yung CC natin. So, yung SC, masolve na natin, 0.315 times 4 divided by, okay? Yung void ratio natin is 0.60. So, masolve na natin 1 plus 0.6, di ba? Logarithm delta P plus PO 6.0729 plus yung PO na na-solve natin kanina, that is 119.96 divided by PO 119.96. Okay. So, ang value ng settlement, SC is equal to answer times 4 over 1.6 logarithm (6.0729 + 119.96) / (119.96). Okay. The value is 0.1689 meters or 16.89 millimeters. Okay, nakuha na natin si primary consolidation. Ngayon, ang kailangan nating isolve si secondary naman. Okay, secondary consolidation settlement. Meron tayong immediate, primary, tapos secondary. Tapos ipag-plus natin yung tatlo. Yun ang magiging total settlement natin. Next is the secondary settlement. Okay. Secondary settlement, mga master, the value is tignan natin ha. Ang formula niya is SS. Secondary yun na C alpha H divided by 1 plus E sub P
logarithm of t sub 2 divided by t sub 1. Okay? Yan ang magiging value niya, no? Okay. Yung si alpha natin, mga master, given na siya. Tama ba? Given? C alpha is 0.02. Ayan, no? Hindi na natin siya kailangang isolve pa. Pero di ba yung ibang problem natin, sinasolve pa sa C alpha? Pero this time, hindi na natin siya kailangang isolve. Given na kagad na 0.02. Meron tayong H. Yung EP, that is just EO minus delta P. Ay, delta E. Yung delta E, galing siya dito sa formula ng settlement. Itong CC, logarithm of 6.0729 plus 119.96 Okay, 0.315. Copy ko lang to. So, ang ating delta E, 0.315 siya, no? Is equal to 0.315. Okay, it is equal to, tignan natin, 0.315 logarithm of 6.0729 plus 119.96 over 119.96. The value is, ayun, 0.006755. Tama ba? Mga master. Tama. 0.006755. Okay. So, makukuha na natin si si E sub P. Mga master, no? E sub P. The value of E sub P, mga master, will be, okay, E sub P is equal to 0.6 minus yung nakuha natin kanina na 0.006755. Ang EP natin will be 0.6 minus answer 0.5932. Okay? I hope clear tayo dyan. So, yung S sub S natin, magiging ano siya? S sub S, no? Given naman si C sub A, C sub alpha na 0.02. So, lagyan na natin siya. Baka malito kayo kung saan ko galing yung mga sinusulat ko. C alpha H over 1 plus E sub P log T2 over T sub 1. Okay? 0.02 yung H ng clay layer, that is 4,000 millimeters. Di ba 4 meter yun? Over ano? 1 plus 0.5932 logarithm. Ayan. Dito tayo magkakatalo. Sabi dito, primary consolidation settlement of the clay layer 5 years after the completion of primary consolidation settlement. Primary completion of primary settlement is 2 years. Okay. 2 years daw yung primary, 5 years nung na-reach niya yung resettlement.
T2 over T1. Okay? So, 5 over 2 siya, mga master. 5 over 2. Bakit? Kasi ito yung time time ng primary. Ito yung time after ng primary. After primary. Okay? Hindi mo lalagay dito 7. Yung iba kasi nagkakamali dyan, nilalagay nila dito is 7. Pero dapat 5 lang ah. Kasi yan yung time after mag-occur yung primary consolidation settlement. Okay? S sub S is equal to 4,000 1 plus 0.5932 logarithm of 5 over 2. The value is 19.98 millimeter. 19.98 millimeter. Ngayon, pwede na natin makompute si total consolidation settlement. ST is S sub I plus S sub C plus S sub S. Okay, yan ang general formula for settlement. Immediate, primary, secondary. Okay? Immediate settlement na nasolve natin kanina is 11.68. Secondary, mga master, that is 16.89. Ang last naman, 19.98. Okay? The value will be 11.68 plus 16.89 plus 19.98. Ito na yung last, 48.55 millimeters. Okay? So, ayun. Tapos na yung ating discussion. Meron pa tayong 16 minutes. Pero wala pa ako nagawang seat work. Tignan natin, ha. Papatayin ko muna yung share screen. Tapos, maglalagay ako ng seat work. Tignan natin kung makakapaglagay ako. Hintayin niya mga master, ha. Kapag hindi ako nakapaglagay hanggang 5 o'clock, 3 days yung time allotment bago maging late yung seat work. Kapag nakapaglagay ako before 5 o'clock, hanggang mamaya ng 11